Dahil ako, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Wala po ako ngayon sa kung ano man kinatatayuan ko kung hindi dahil sa inyo. Sincerely po ako nagpapasalamat at habang buhay po akong tatanaw ng utang na loob sa inyo. At ngayon naman, gusto ko naman ikwento kung ano bang nangyari, kung ba't wala na ako sa ABS-CBN. Ganito po yan. Bago po nagkaroon ng lockdown, actually bago pa po na shutdown yung ABS-CBN. Wala na po talaga ako sa ABS-CBN. Kasi meron po kaming event ng Budakel sa Iloilo. Papunta kami ng Iloilo that time. So ganito po yung nangyari. Pagdating ko po sa airport, nandun na si Bugoy, nandun na si Kel, at meron silang kasama sa table na isang babae na dating nag-work sa ABS. And meron pang isang lalaki din silang kasama sa table. So, pag-upo ko, nagkukwentuhan sila, bati-bati, hello, hi. And then, na-bring up ni Bugoy yung topic about stocks. So, kukwentuhan sila ni Michael about stocks, pag-invest sa stocks. Tapos yung babae na dating nag-work sa ABS-CBN, nag-bunt in siya. Tapos na-bring up niya yung current situation ng ABS that time regarding the franchise issue. So sabi niya na medyo pa-sarcastic yung biro niya na ba't hindi ka mag-invest sa ABS-CBN. Ayan o, bagsak yung presyo nila sa stocks dahil meron silang kinakaharap na crisis. So doon nagsimula yung topic about franchise issue. And then si Bugoy, nabanggit niya yung nakita niyang petition online. At that time, alam ko sa Facebook yun eh, na kailangan ata ng parang 1 million signatures para sa petition or something. So, hindi ko rin alam yung full details kung ano man yung pinapa-sign na yun. So, parang sabi ni Bugoy, excuse me po, sabi ni Bugoy na 60,000 na lang yung kulang para mabuo yung 1 million. Ako naman, nakita ko rin yun, ang pagkakakita ko naman, 60,000 pa lang yung nagsasign. So sabi ko kay Bugs, hindi 60,000 na lang, 60,000 pa lang. At anong petsa na? May deadline po kasi yun eh, nung time na yun. Hindi ko na rin talaga totally matandaan kung ano man yung deadline. Pero that time, alam ko may deadline yun. Kailangan, bago umabot sa petsa na to, dapat mabuo na yung 1 million na pirma. So sabi ko kay Bugs, wala na yan, malabo na yan. Hindi na yan aabot kasi 60,000 pa lang, anong petsa na? Tapos, nagdagdag ako ng comment na sabi ko, mahirap yan. Mahirap na ko, malabo na yan, mahirap yan. Kalaban ba naman nila ang gobyerno? Si presidente ba naman ang kalaban? So, malabo na yan. Doon na po natapos yung usapan namin regarding sa franchise issue. Ang hindi po namin alam is yung isang katabi namin sa table, yung sinasabi ko pong isang lalaki pa. Akala ko kasi, kaibigan yun ng babae na kakwentuhan namin na dati nag-work sa ABS. It turns out, hindi pala niya kilala yun, yung lalaki na yun. So, nire-record pala kami, yung usapan namin, nire-record pala nung lalaki na yun na katabi namin sa table. Hindi namin alam. So, ito na, lumipad na kami, papuntang Iloilo, nag-show na kami. After ng show, nagdi-dinner na kami, celebrate, congrats, successful yung show, blah, 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 etc., etc. Biglang yung road manager namin, parang bigla siyang aligaga, bigla siyang panic mode, bigla siyang lumabas. Tapos tinawag na kami ni Bugoy. Pinalabas kami. Yun na, nagpapanic na sila na yung nasa phone manager namin, si Ate Kay, hindi ko masabing galit kasi parang hindi siya galit eh. More of worried siya kung anong mangyayari. Hindi niya kami talaga pinagalitan. Pero sobrang alalang-alala siya kung anong mangyayari kasi ito na. Yung guy na nag-record sa conversation namin about the franchise issue,
nagkataon, kaibigan pala ng isa sa mga big boss sa ABS-CBN. So, apparently, pinarinig yung recording at ang dating sa kanila, wala kaming utang na loob. Or parang pinag-uusapan namin yung franchise issue and it seems na wala daw kaming concern. And parang ang dating sa akin personally, parang ang dating is ang impression sa kanila, kumakampi kami sa fact na hindi marirenew yung license. So hindi na kami nabigyan ng chance magpaliwanag. Ako nung time na yun, hinihingi ko sana yung recording, gusto ko sana marinig. Pero naisip ko rin na hindi rin nila mapaparinig yung recording kasi tama po ba ang illegal wiretapping po ba tawag doon? Hindi rin ako sure kung illegal wiretapping ang tawag doon. Pero kasi hindi rin namin sure kung hindi na rin naging malinaw kung video ba kami or ni-record yung audio. So yung mga kunento, yung mga binanggit na details na nandun sa recording, hindi rin ma-verify kung ano ba talaga kasi hinihingi namin yung recording, ayaw rin naman din ibigay sa amin. So isip ko rin, yun nga, baka nga kasi baka illegal wiretapping yun. So hindi talaga nila mailalabas yung video or yung recording kung ano man ang nandun. After nun, pagbalik namin ng Manila, mini-meeting ako ni Ate Kay, yung manager namin. Tapos kunento niya na, ayun na yun na nga, Daryl, band kayo ni Bugoy sa ABS, may batas sa classroom, meron akong batas na bawal kami lumabas sa mga shows, sa lahat ng shows sa ABS-CBN. So, kaya ko rin to kinikwento, kaya ko rin to naisipan na ikwento sa inyo kasi recently bago nag-lockdown, sa mga nakanood, mapapansin nyo, nag-guesting kami ng Budakel sa Itbulaga. Actually, ang dami nagulat. Magbasa tayo ng mga ilan sa mga comments. Meron nag-comment, sabi niya, Budakel on GMA. Now, this is what you call a shock. Meron din nag-comment na, gulat ako doon, nasa GMA sila. Yan po yung guesting namin ng Budakel sa Itbulaga. Kasi po, bago po nagkaroon ng lockdown, dapat po magkakaroon kami ng concert ng Budakel noong March 20. Kaya lang nga, since noong March 15, nagkaroon na tayo ng ECQ, hindi na natuloy. So, since bawal nga kami ni Bugoy lumabas sa any ABS-CBN TV show, sobrang thankful naman kami na nabigyan kami ng pagkakataon na pinagbigyan kami ng GMA at ng Itbulaga, especially ng Itbulaga, na makapag-promote ng concert namin. So, nung time na yun, wala namang paglipat na nagaganap. Pero, yun nga, kinaklaro ko lang po kasi ang dami nag-comment na ito, OMG, GMA na sila. So, ayoko rin na isipin ng ibang tao na siyempre hindi naman natin maiiwasan na yung ibang tao isipin palimbing tulad nga nito. Merong nag-comment dito na ito, sabi niya, very idol ko tong si Daryl Ong, pero nung nag-guest siya sa GMA, ayoko na sayo, sinamantalan nyo habang wala ang ABS. So nung nabasa ko yung mga ganitong comments, dun ako nagkaroon ng sense of urgency na ikwento ko ano ba nangyari. Yun nga po, hindi po ako ang umalis sa ABS. Tinanggal po ako, binan po ako. Dahil nga dun sa insidente na napagkwentuhan namin yung franchise issue and nakarating sa isang boss. At ang impression nila, kampi kami, may kinakampihan kami. Pero talaga ang binanggit ko lang nun was, nako, malabo na yan. Kalaban ba naman nila ang government at si presidente? Palabo na yan. Actually, more of nagigilty nga ako para kay Bugoy eh. Kasi parang nangyari, nadamay siya eh. Pati siya binan eh. Kasi nandun siya sa conversation. Pero kung tutusin, wala naman din siyang sinabing mali. At least para sa akin. Ang sinabi lang niya, 60,000 na lang. Tapos doon ako sumingit. Sabi ko, hindi, 60,000 pa lang. At mukhang malabo na yan kasi anong petsa na. So, yun, hindi na kami
Nakakalungkot lang na hindi kami nabigyan ng chance magpaliwanag or hindi man lang kami kinausap nung boss na actually kilala namin kung sino yung nag-ban sa amin pero hindi ko naman din siya pwedeng banggitin kasi baka bawal, alam mo na. Pero yun, gusto ko lang na makapagkwento sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi ayoko lang na, eto, may isa pang comment. Sabi niya, mga balimbing, huwag na kayong magpakita sa ABS-CBN. So ang hirap na pabayaan, personally, nahirapan akong pabayaan lang to na hindi man lang narinig yung side ko. So, again, nililinaw ko po. Wala na po ako sa ABS-CBN, wala na po ako sa Kapamilya Network. Pero wala po akong galit sa Kapamilya Network, wala po akong galit. Wala po akong karapatan na hindi maging mapagpasalamat dahil sila naman talaga nagbigay ng opportunity sa akin bilang artist na makatawid sa mainstream. Kaya habang buhay ko ipapagpasalamat yon. Itong nangyari na to, alam ko naman, naniniwala naman ako na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay meant para madagdagan yung wisdom natin. Meron tayong matutunan na lesson. At the same time, we grow wiser and we grow stronger. And I know, itong nangyari na to, medyo hindi man siya yung happy ending. Still, hindi ako mauubusan ng rason na maging masaya at maging mapagpasalamat. Maraming salamat pa rin po sa Kapamilya Network.